ng pangako kasinungalingan. Akala mo yata'y kay pinapakinggan. Mayroong mga bagay na hindi na matis. Lumalabas na ang baho kahit magmalinis. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kaya't aking luluwa ang naisubo na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kung di ka magbabago, iiwan na kita. Habang lumalaon, ay malabo ang pag-asa namin makatakpo ng katulad mo. Parang kristal ang tiwala, basag kong lamatan. Lalo kong malimo, maigi pa na sa puso ng dagat ito'y ipagkatiwala. At ang sino lamang na sa aming makikiisa ang siyang makamamalakaya nitong pamana ni Sanoy. Ang pinagsamahan dapat lang alagaan. Parang kristal ang tiwala, basag kong lamatan. Lalo kong malimo, pinitan pang pagtakpan. Baka hindi masigmura, kandila'y balikan. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kaya't aking niluluwa, nais lubunan. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kung di ka magbabago, iiwan na kita. Pambantihan lang, ito'y punang kaibigan at pakiusap lang. Kung yung pagpipilitan mali ang masundan, mahal ka man ito'y kakalas, huwag mo nang asahan. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kaya't aking iluluwa ang nais tubo na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Sa magbabago, iiwan na kita. Di ko na kaya, di ko na kaya. Kaya't aking iluluwa, kung naisubo na. Di ko na kaya, di ko na kaya. Kung di ka magbabago, iiwan na kita. Tama na. Pang kabutihan lang, ito'y punang kaibigan at pakiusap lang. Kung yung pagpipilitan mali ang masundan, mahal ka man ako'y kakalas, huwag mo nang agahan. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kaya't aking iluluwa ang naisubo na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kung di ka magbabago, iiwan na kita. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kaya't aking iluluwa ang naisubo na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kung di ka magbabago, iiwan na kita. Tama na. Tama na. Di ko na kaya.
Kung buhay lang mo, si Sanon. Kung buhay lamang si Sanoy, kadalas kong marinig yan kay Itay. Kalaki ng pananalig nila sa taong yun. Sabi nila, 24 na taon daw na nilbihan si Casanoy bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas. 6 na sunod-sunod na pagkakataon, mula 1948 hanggang 1972. Wala pa raw sino mang politiko sa buong Pilipinas ang makakatalo sa record na yon ng patuloy na panunungkulan. Misto lang kwentong alamat ang mga salaysay ni na ama at ina tungkol kay Casanoy. Hindi daw dapat pagtakan yon. Nawika ni ama dahil sa tunay naman daw isang buhay na alamat si Casanoy ng kanyang panahon. Pumutok at sumabog ang 10 mga bomba na inilibing ng mga sundalo sa lupa makatapos ang digma laban sa mga Hapon. Isang sundalong PC ang nagkamaling magsindi ng sigarilyo at magtapon ng nakasinding posporo sa lapag ng PC barak sa May Kapitolyo. Ilang sundalo ang nagsimatay. Ngunit si Casanoy, parang isang himala ay nakaligtas. Halos wala ni isang galos. Parang kwento mula sa isang alamat. Ang tunay na matatawag nating kaiba ay ang mahabang dulang ni Casanoy. Doon, ang lahat ay inaanyayahang dumulog. Dato na siya sa ganyan yung pasabik para sa mga barbero. May ilan pa pong ninong na hindi pa po nasasabihan. Ano bang kupad ninyo? Abay, huwag naman gabi-gabi naturo kayo. Kukupad nga kayo ng gayaan. Yano, ugaian ka agay, nagbibiro ka. Pinaalala ko lang sa mga re na mahalaga makakulong ng barbero. Aba, ang mga yan ang naghahatid ng damdamit, isipan ng bayan. Ay, kailan mo kasi napupulungin? Nasa ko yung ari na isang misa, isang buwan. Pasimula ngayon yung re. Abay, dapat pala yung maraing handa. Magpanghata ka na rin ng mga maangulog at manipulista. Habang kami nasa na mesa, aari lang kayo sa labas na magpuntahan at magpaganda. May lasa ko, yeah. Marami kang chisma. At marami pang mga hinae na mapapakinggan at mabibigyan ng lunas. Ay nga nga, mahal kita. Ay katuong na sa gabi, ay katuong pa rin sa araw. Ala, dini na nga ako at baka kung saan pamaparoon ng sisihan. Kamakalok ko lang, ma'am.
Kumalaot po ang aking mag-amang ganit. Hindi na po sila nakauwi. Hanggang sa nabundi po sila ng ulo sa labo. Alala mo ba kayo ng mga anak? Mayroong magtak nun. Ang dalawang po ay humigil na ng pag-aara. Ayun o, ibig ninyo. Wala po ako may may pagpalbing sa aking anak. Dahil wala po naman akong trabaho kundi magtinda. Ako, mag-dalawang po niya. Ikaw ni Char. Sasampu po yata eh. Alam, ipigil na yan. Dalping. Kamong ninang mo. Tingin ang dalawang po ako. Pagkatiwala niyo. Depend po kayo, po kayo. Basta kain tayo. Pagkatiwala niyo mga pera ninyo. Apo nung sorry sa inyo mamaya. Paalala niyo ha? Apo nung kaakong. Paalala. Inyong tayo. Meron po ba kayo ibang sadya? Ito po kami. Kasanoy, ang pinakamalaki kong problema ay ang pagtapos po ng libing. Maaari po bang ang panganay na anak ni Aling Deska ay mamamsupan po sa kapitolyo? Ano ba tapos niya sa eskwela? Third year high school po. Ay, titignan natin. Kasa ako ni Sir Chirero. Sabi, itulog mo ang problema ito at siya na gumawa ng paraan. Ako nang bahalang tumausap kay Candido. Ayan, kami nang bahalang maghanap ng perang maipangsosweldo. Salamat po. Kaso may ibig po sana kami ipagod sa inyo. Nadulog sa inyo. Ano po yan? Madalas at padalas po ang nangyayaring nakawan sa amin. O sabi mo sa kanya, sabihin mo magpadala ng mga bata rin para mapagmanman. At pag mayroong luluko-luko, ay bigyan ka muna nagsin na matuto. Ako nung, namot makakarating po. Ay, sige. May hindi pa kayo makain na rin? Makain lang ako. Magsipo ko kayo, ano po yung bayo mo na kayo? Sa kabila, oh. Hindi ko aaring yung lalas kayo, hindi kayo nakain. Sige na. Marinate na mulo. Ah, Ninong. Ninong, papalang kami. Punta pa ang mga kasi namin yung pinagagawa siya. Ano, salamat lang. Marinate. Ay, Totoy, ano ba kayong sadya? Eh, gusto ko sana kayo ma-interview. Assignment ko kasi sa klase. Ayoko. Kulay ako nag-a. Opo. Freshman po ako sa Liceo BB English po. Abay, magaling. Ay, hihingi ako ng pabor sa iyo mamaya, Tutoy. Maaari bang ikaw mo ang sulat para sa presidente? Presidente ko ng ano? Presidente ng Pilipinas. Ha? Huh? Alam mo naman kami dito ay old school. Maalam sa Kastila, pero sa Ingles ay palso. Para bagan si Napoleon ay waterlily namin ang Ingles. Isa pa rin pala yung karangan. Kain. Sige po, tapos sa lang. Ay, hindi naari ang gayaan. Lahat na nagsasadya rito ay hindi dumulog sa mesa ni Sanoy. Ay kung sa pagkain na hindi ka maasahan, saan kang gawin kay Iggy? Ano ba ibig mong malaman? Nais ko sana yung tanong kung para sa inyo, ano ang pamantay ng mabuting pamahalaan? Ay, di ko tutoy. If the chief executive is always available to the people, that is the best sign of a good government. Kesa dinami-dami ho ng taong lumalapit sa inyo, paano nyo nalalaman kung nagsasabi sila ng totoo o kung niloloko o inaabuso lamang kayo? Ay, Totoy, alam ko naman kung binibilog ang aking ulo. Napayag lang ako ng misan dahil kadalasan ang panluloko yan ay dalo rin ang kahirapan sa buhay. Ang ayaw na ayaw ko lang ay ang mga taong naluloko sa talikuran ay kuidaw sila kay Sanoy. Malambot ang puso ng Diyos Sanoy sa mga taong nakikitaan niya ng sipag, tiyaga at talino. Lalong-lalo na kung ito ay mga bata. Isa na dito ay si Cesar Castor. Una kong nakilala si Governor Sanoy noong ako'y 7 taong gulang pa lamang.
Isa siya sa mga suki ko sa pagtitinda ko ng mga periodiko at mga magazines. Nagahiya. Ay, marami sala dyan eh. Sa ako napipirma niyan, pabag mo. Oh, sige, pinahin ako. Oh! Oh, Tatay, parin eh! Parin ka! Bakit ka hindi ka na sa akin naarasyon ng periodiko ha? Ako'y natapon na sa iyo ha. Sabi po kasi nakasama ninyo, minagresyon na po sa inyo. Hindi naari yun. Iba ang opisina, iba ang Kisanoy. Ano ba ako kukunin nyo? Hindi dati. Times, Chronicle, at saka Bulletin. At magdala ka rin ng pre-press at graphics ha. Opo. Ikagay na ganaan na. Hindi pa nga po. Sa akin ay kikita ka na, ay libre pa pagkain. Napasok pa ba sa school? Hindi pa nga po. Halika. Sa aking pakikipag-usap kay Sonoy, ay na-impress siya sa aking mga itinatanong sa kanya. At alam niyang hindi sapat ang aking kinikita sa paglaloko ng periodiko. Kaya binibigyan niya ako ng dagdag na halaga para magamit ko sa aking pag-aaral noon sa elementarya at maging noong sa high school. Lumipas ang mga panahon at ako ay nagtuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Ako ay isang working student at alam ni Sonoy na hindi pa rin na walang itinutustos ang aking mga magulang. Kaya ang ginagawa ni Sonoy ay tuwing magtutungo ko sa kanya ay binibigyan niya ako ng halaga para magamit ko sa aking pag-aral sa kolehiyo bilang pandagdag sa hindi sapat na kinikita ko bilang isang working student. Nakaabot ako ng pag-aaral sa kolehiyo sa University of the Philippines bilang isang working student at ako ay inaabutan pa rin na Sonoy bilang tulong sa aking mga gastusin at sa kabutihang palad nakatapos ako ng abogasiya. Nang makatapos ako ng abogasiya at makapasa sa bar ay hindi ako nakapanumpa sa dahilang wala akong maibayad bilang registration fee. Kung kaya't hinintay ko ang pagdating ni Sonoy mula sa Amerika bilang representative sa United Nations at siya pa ang nagbigay ng pambayad ko sa Supreme Court para makapanumpa. At maging ang ginamit kong barong Tagalog ay kanyang ibinigay sa akin bagaman ito ay mahaba pa o malaki kaysa sa akin. Ninong, sana kasya. Aber, tingnan nga. Kasya ka, Rare. Plus ka kaya? Malamang ang pangakay. Mahaba ang Ninong. Ay, sumusuot. Malik quality. Kasya. Ay, ayos na ayos. Ayos ka, Ninong. Ayos na ayos. Itas mo na ng konti ang manggas. Ay, saan niya makakamalang iyo nga iyan. Ay, tingnan. Ayos na ayos. Mayroon pang may pants. Wala ka gang couplings. Gusto mo ng paperclips? Huwag naman rin, no? Huwag naman, flip. Ay, may putongis! Tawan mo kita. Ay, may putongis, no? Oh. Itas mo na naman. Basta yan. Ang itinuturing kong pinakamalaking karangalan ay nung pilihan ni Sonoy na sa akin siya manumpa ng pagka-gobernador nung siya manalo ng 5 beses. Nung panahong yun ay inio-offer ni Chief Justice Cesar Bengson na sa kanya na manumpa si Sonoy datapot sinabing sa akin siya manunumpa kaya anong ligaya ko nang piliin niya ako sa halip na ang Chief Justice na sa kanyang panunumpa bilang gobernador ng Batangas sa 5 pagkakataon. At binigyan niya ako ng panibagong karangalan noong huling term niya ay siya ay sa akin pa rin nanumpa bilang gobernador ng lalawigan ng Batangas sa 6 na pagkakataon. Isa pang halimbawa ay itong si Sulfing Frago. Pumpirma ng mga papeles na ire. Okay na. Saka pala, Nung, yung mga papeles na para sa BR, nakalimutan ko po sa taas. Oh, mabuti kung gayon. Sige po. Sir, walang galang na ho sa inyo. Kayo ka ho si Gobernador Feliciano Leviste. Ako nga, Tutoy. Ano ka atin? Napagkaisan ho namin mga magtatapos ng high school sa Candelaria na maimbitahan kayo bilang panauhing pantagal para sa aming graduation. Na ito nga ho ang aming imbitasyon galing sa aming principal.
Ang ibig ko sabihin eh, nanggaling ka pa sa Candelaria? Oo, pero tubo ako din eh. Taga-Rosario ako eh. Ay siya ay sakay na at doon tayo sa loob pagkuntahan. Ah, salamat po. Nagitla ako eh. Ako ay pumunta sa matandang Sanoy, yung gobernador ng Batangas. Hindi ko naman inakala ako ay tatanggapin ng ganong kaayos. Ay ayos na ayos, parang baga ako inaantay. Ay talagang walang-wala sa loob ko yun. Eh, lalo na nung ako ay pasakyan niya doon sa kanyang sasakyan. Uy, nagmamalaki. Ay, hindi rin. Wala akong nakita kakilala. Iniisip ko noon na sana ako'y may makita kakilala. May pagmalaki ko na ako'y kasakay ng gobernador sa kutse. Ay, bagkos namang wala eh. Naku, ano ka nangyari yun? Tama-tama, yung mga sinasabi ng gobernador sa Sanoy Libiste ay kahit na sino'y tinatanggap sa kanyang opisina. Ay, ako'y hindi. Ako'y high school student lang noon eh. Na kaya pumunta sa kanya ay aanyayahang maging commencement speaker namin. Aba, ikaw pala yung baledictora sa magtatapos. Oho. Ano ka kurso ang kukunin mo sa kuleyo? Eh, nais ko sana kung maging isang mamamahayag. Eh, saan magpapatuloy? Sa Maynila? Eh, yun nga ho ang problema ko eh. Eh, wala na ho kasi kami maipanustos ng sa pag-aaral ko. Eh, kaya lang ho ako nakakapagpatuloy ng pag-aaral sa high school. Eh, namasukan po akong isang houseboy sa isang West Depas ng bayan. Eh, hindi ka nga ikaw ang valedictorian. Hindi scholar ka niyan. Eh, pagpalagay na lang po natin na makakapasa ho ako sa lahat ng pagsusulit. Eh, pero gaano na lang ho ang maaabot ng isang scholarship. Eh, bukod doon sa matrikula, maraming pa hong gastusin. Ano kang balak mo niyan? Eh, aari ho ka kayang kupkupin na lang ho ninyo ako? Yung gabi ng aming pagtatapos ng Marso ng 1953, ay ako'y alaalang-alaala gawa ng kala ko, baka hindi ito dumating. Eh, sino ganun man ako totoong pag-uukulan ng pansin noon ay nakakumit na doon sa pamunuan ng Tayabas Western Academy sa Candelaria, Quezon. Sa direktor at saka sa principal ay lagi na sinasabi, abay, baka yung frago ay hindi dumating, ay katakot-takot yung ginawa mong yung malaking kahihiyan sa ating administrasyon dito sa school na ito. Kaya ako hindi mapalagay ang kagandahan yan eh, mag-aala si Tiba, ay nakita ko na dating na yung kanyang Buick. Yung kotse, na old model na ngayon, ang tawag diyan. Hindi ako'y tuwang-tuwa. At aking sinamahan pa, nakasama doon sa kay Director Montesilio at kay Principal Siriaco Una ng Tayabas Western Academy. At kay Pinagmalaki na hindi kailanman sumira sa usapan itong gobernador na ito ng Batangas kahit nakapulong isa lamang namang high school student at nahingi pa ng tulong sa kanya. Ay ganoon na lamang ang aking katuwaan na para akong lumulutang sa alapaap ng sabihin mismo ni Gobernador Sanoy Libiste sa kanyang pagtatalumpati na itong si Sulpicio Frago ng Batangas ay aking kukuhanin at ako ang bahalang magpaaral sa kanya sa aming lalawigan. At yung tinanggap kong gold medal ay sa halip na ako ang magbigay sa kanya, ang magpin, ay ayaw pumayag eh, siya ang nagpin sa akin nung medalya. At noong gabing yon ay tunay na sa aking katuwaan, ay halos ako hindi nakatulog na magdamag. At bago kami naghiwalay, ay sinabi sa akin, sa Hunyong darating, yon ay Marso, nung kami gumraduate, ay huwag ang hindi, pupunta ka sa aking opisina sa Kapitulyo, sa Batangas, at ikaw ay aking tutulungan. Doon ka, titira sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Ha? Ayon, sabi sa akin. Kaya hindi ko makalimutan yung gobernador na yan. At doon nga ako'y mag-asawa, di siya naman pinuha kong ninong. Sabi nila, kung sa maliliit at matsatsag at masisipag, malaki ang pagtatangi at paggalang ni Casanoy. Sa mga lisa,
maikse ang kanyang pasensya. Mga 15 araw mo na kayong mamaupo kang lisensya. Ay talaga naman po. Talagang ganun. Magkaminsan niya po eh, isibig pa ng 15 araw. Ay kailangan ko po sa lalang madaling panahon. Eh kung gayon, may makagawa tayong paraan. Ay, sana po ba? Mas bibilis pa ang lakad ng papeles ninyo kung sasamahan niyo ng larawan na Rizal. Rizal po? Tapos po. Samahan niyo ang papeles ninyo ng larawan ng ating mahal na bayani ng Rizal. Gusto po yata kayo mga luwaan. Saan po kung mga larawan ni Rizal? Maaari pong sa mga po? Ito po ang larawan ni Rizal sa kwantan tinutukan niya. O ito ang larawan hinihingi mo. Ako na magbibigay sa iyo. Oh, tanggapin mo. Ngayon, magpunta ka sa Kalamba at papirma mo yung kirisan. At huwag kang babalik hanggang ngayon na walang pirma. At pag yun ay hindi mo napapirmahan, ay magsubiti ka na ng resignation mo, hayop ka. At huwag kang lulukulukulukul. Alam ko ang pirma ni Rizal at kung sino-sino lang baka pumirma dyan. O sige na, lakad na. Kumbaya, hindi po, bumalik kayo sa makalawa at maho po niyo na yung lisensya. Sige. Ay, maigit na rin ka. Ako ay igawa mo na sulat, no? At i-address mo sa akin. Ho? Sa inyo? Kunwari, ako'y susulatan ng taong yan laban sa probinsya ni Nier na nagre-reklamo sa probinsya ni Nier. Ay, panahon na para kayo magtuos ng hayop na yan. Ay, narinig ko ay marami siya nakakurakot. Ako ay balat ang balat sa gobyerno ng presidente. Samantalang dito pala sa rin kong bakod ay napakarami sa lasap. Oh, sige po na. Gagawa ko na po kayo ng sulat. Oh, sige. Naging mabisa ang ginawang pagsugpo ni Casanoy laban sa mga mangungulimbat. Kaya't sa panahong laganap ang krimen laban sa pag-aari, nanatiling tahimik kung hihahambing sa mga kalapit lalawigan ang Batangas. Sadyang ganun daw si Casanoy, walang inuurungan. Walang sinasanto maging mataas na tao. It's about time that maybe you Americans be given the kind of Philippine hospitalities that you deserve. Por favor, sonoy. What exactly did you mean by that? Let me be frank and honest with you, Mr. Ambassador. We Filipinos are very disappointed with your government and your stubborn insistence on parity rights. Your government is practically blackmailing us into agreeing with such lopsided agreement. Lopsided in your favor, of course. This is an equal treaty between two nations, hence the meaning of parity. Oh, come on, Mr. Ambassador. You know better than that. You Americans want to have exercise rights and have the same opportunities that we citizens of the Philippines enjoy. But you do not want to give us as much opportunities and exercise the same rights in your country. Besides, you are taking our agricultural products into the present needs of your market. My dear Governor, without this, your poor sugar plantation workers would be nothing, and other people would surely take what you don't want. I consider that America's kiss of death. You have claimed to have given us our independence, but you want us to be economically dependent on you. When there is no economic independence, how can there be political independence? That is your problem. I'm not concerned about the Philippines. I am concerned about the United States. Lintik na yan. Nakita mo, hindi lumabas din ang kulay. Ay, ikaw, Monting, ay hindi na makakaulit sa Batangas. Iyan ay pinapangako ko. Makakasakit yan. Wala nang bobote uli sa'yo. Naturing ka pa namang makamasa at malapit sa tao. Alam ngayon ay pinipigil mo ang kwarta para sa mga community development project ko. Bakit? Bakit ba? Hindi na panangapayag ang Amerikano mong amo. Alam na ka kayong makikita pakilamang sa mga projects ko.
community development. Ito ang pinakamahalagang programa ng Chusanoy sa kanyang pamahalaan. Isinasagawa na niya ito sa iba't ibang barangay ng lalawigan ng Batangas bago pa mailunsad ang Presidential Assistance on Community Development ng national government. Iniilan niya ang malaking pondo ng kanyang budget bilang ambag ng provincial government dito sa proyektong to. Samantala, nangangalap rin siya ng pondo sa national government sa pamamagitan ng PACD. Tingnan niyo yan. Ang mga taong bahay na may masipag basta't mabibigyan lamang tamang direksyon ang kanilang pagkilos ay kita mo tapayag naman sila na libre ang kanilang pagtatrabaho. O hindi naman lahat ng bagay iaasa sa gobyerno. Sa pamamagitan ng kanyang community development programs, naipakita rin ng Chusanoy ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan at ng pamahalang lokal at ng pamahalang pambansa. Para kay Sanoy, ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng kabukiran ay siyang pundasyon ng kanyang pamahalaan. Kaya't mag-ingat ang magiging balakid sa pagpapatupad ng mga programang ito. Mag-iipon kayo sa loob ng isang taon at pagkatapos ay wawaldas niyo lamang sa loob ng isa o dalawang araw. Gusto niyo ako humingi ng utang na loob sa mga negosyante at pagkatapos ay gagastos niyo lang ang kwalta, susunugin niyo lamang sa pagbili ng mga kwitis at paputok. Lentek na, sabihin mo sa tesorero na gumawa siya ng paraan. Kung wala siya makukuha ang pondo o kukulangin ang kwaltang ipagpapagawa sa lentek na kalsadang iyan, sabihin mo sa kanya, ay ipagbili niya kamo ang sasakyan ng gobernador at isinod niya kamo ang ibang sasakyan na ginagamit ng ibang opisyal sa lalawigan ito. As for my birthday today, I have only one wish, my dear provincial board members. Can you pass this resolution urging the abolition of the provincial government? Mga minamahal kong senatong at congressman, yayaman din lamang na ang karamihan sa inyo ay tutol sa panukalang batas tungo sa desentralisasyon ng pamamahala o pagkapatakbo ng gobyerno. Yayaman din lamang na kakapiranggot ang naiiwang bahagi ng buwis na nakukolekta sa lalawigan at ang malaking parte ay napupunta sa gobyerno nasyonal ay winawaldas lamang ninyo. Yayaman din lamang na ang tungkol ng gobernador ay tiyakin ang paghahalal sa kasalukuyang pangulo ng bansa at tututol sa anumang kilos o bagay na magpapatalsik sa kanya sa kanyang pwesto ay buong galang naming iminumungkahi na tanggalin na ng Kongreso ng Pilipinas ang pamahalaan lokal nang sa gayon ang salaping igugugol sa pagpapataguyod nito ay magamit na lamang sa higit na makabuluhang bagay katulad ng community development projects. Mga lintik kayo, sagad ang buto ang kakapal na mamukha ninyo. Ay hindi sa lahat ng oras, kayo ay pagbibigyan ko. At kahit ang kaban ng bayan, ang kaban ng probinsya ay may laman, ay makasisiguro kayo na pipiliin at pipiliin kong paglalagay ng kwalta. At let it meet. Sang-ayon din ako na iyan ay malaga. Subalit, kihigit pa kaya yan sa mas mahigpit na mga pangunahing pangangailangan ng ating mga baryo. At ayoko na marinig sa inyo, muling marinig sa inyo, ang inyong pagbabanta. Nalalapit kayo sa ibang politiko kung kayo hindi ko mapagbigyan. Alam ka ninyo na pagkaminsan, kayo mga taong bayan na rin ang may sala. Ang sa inyo'y wala ng kwenta. Ang sa inyo'y hindi na makapag-abot. Halalayas, ayoko na makita ang pagmumukha ninyo. Naniniklod po kami, Gobernadora. Tulungan po ninyo kaming maipaabot kay Kasanoy ang paghingi namin ng kapatawaran. Nabigla lang po kami. Hindi naman po totoong ang ibig naming sabihin ay nalipat na kami ng kampo.
Ang sinisiguro ko sa inyo, si Gobernador ay walang pakialam, walang kwenta sa kanya kung kanino man ninyo ibig na pumanig. Ang kanyang kinagagalit eh yung parabagang binablockmail ninyo siya. Yung bang parabagang yung ibibigay niyang pabor sa inyo o hindi ibibigay ay may nakahandang kapalit. Alay, naiintindihan po namin ang tindi ng kanyang galit. Pero inuulit po namin, Gobernadora, hindi po gayon ang ibig ipakahulugan ng aming kasama sa kanyang sinabi. Ay, totoong napakasagwa eh. Kayo pa na may mga guro na siya nagtuturo sa ating mga kabataan ng mga pagkabutihang pag-uugali. At siya rin mga tinuturo ninyo ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Magkaminsan eh, magpahinga ka naman. Ala eh, ang katawan mo eh, mahigit 60 anyos na, hindi katulad nung 30 anyos ka palaang. Kaya tuloy palaging mainit ang ulo mo, ayan. Ano naman ba ipapakausap mo? Paragang nahula ako na. Pagsasadyain ko ba si Radine muli para humingi ng paumanhin sa iyo? Ano kang magagawa ko? Eh kung hindi naman kita pagbibigyan, eh baka ako naman hindi naman kasiping sa iyo. Kung magsalita ka, eh paragang may panahon ka pa. Yung mga apo mo, inaabatan ka kanina at nangako ka raw na dadalhin mo sa Tagaytay. Ay, nakaligtang ko. Marami kasi kami nakapulong sa Taal. Ganyan ang naging papel ng aking ina sa buhay ng aking ama. Patulong di lamang sa usapin pampamilya kundi sa mga opisyal na gawain din. Barakuda ang tawag ng aking ama sa aking ina. Alam ninyo, ang barakuda ay isang matapang na isda. Babaeng barako, maliksi, matatag, matapang. Madalas na magbiro ang aking ama na gayon daw siya ang gobernador ay ang aking ina naman ang gobernador ng gobernador. Subalit, wala na sigurong suportang naibigay ang isang babae sa kanyang asawa na hihigit pa na naibigay ng aking ina sa aking ama. Ay. O siya, Pining, dalin mo nga Eric kay Lola Caridad. Sabihin mo'y kailangan ko lamang ng pera, no? At saka, siya na lang ang bahalang magpresyo at may tiwala naman ako sa kanya, eh. Naku, Caroling, ang gaganda ng mga ito. Sayang naman ito. Eh, ano ba magagawa ko? Eh, kakapusin tayo sa pagtutusto sa pang-araw-araw natin. Alam mo naman kung magkano lang ang sweldo ng gobernador. At saka karami pa niyang kakapulungin sa mga susunod na araw. Opening, ha? Dalin mo iri doon sa kapatid ko. Isama mo si Taboy at ibinibenta ko yung lupa ko sa Malbar na nasa pangalan ko. Ho? Alam mo namang malapit na ang eleksyon. Baka kapusin ang tatang sa Noy mo. Sige na. Ay, sa kukuha ng kwarta yun kung hindi mo bibigyan. At saka lumaki na kami lahat na kami sustentado ni Angel eh. From the beginning, hindi naman galit sa pera pero ayaw humipo at marumi. Hindi niya pangalan. Ang tagahipo niya ay yung kanyang driver. Yun na rin ang naubos. Yun ang nabili ng lahat ng pagkain. Yun ang namamalingke. Yun ang nagbabayad sa ilaw, sa tubig, lahat. Pag wala na silang kwarta, sabi niya kay Angel, wala na kaming pera. Ay di dudukot naman si Angel ng pera. Iaabot sa kanya, hindi. Ay, sabi to sa driver, tanggapin mo rin. Sinasabi niya ang pera ay siyang simula at ugat ng lahat ng kasalanan dito sa mundo.
naririyan kung bakit hindi nagnanakaw. Naririyan nangangailangan ng alak, kwarta rin. Naririyan sa pesta kung bakit siya galit na galit. Ay ginagastos ang pera sa mga paputok. Ano pat ang kanyang pagkamuhi sa pera ay hindi dahil sa halaga ng pera, kundi sa pamamaraan ng paggamit nito at paghahanap nito ng mga taong masasama ang budhi. Siya kailanman ay hindi kumilekta ng kanyang mga allowances na ang tawag niya ay perdaya, galing sa salitang per dimes. At yun naman ang katotohanan. Maging kami sa paminsan-minsan na kami ay nauutusang lumabas na ginagastos ang aming pera, kami ay nahihiya kiming-kimi na magharap sa kanya ng tinatawag na per dimes. Karaniwan, wala kaming per dimes. At dahil sa kanyang pag-iingat sa pera ng bayan, siya ay nakakatulong sa community development sa mga barangay. Noong panahon yun, kung tawag ay mga baryo. Saan niya kinuha ang pera na umaabot sa 280,000 para sa People's Mansion? Yun po ay malaki ng halaga noong panahon yun. Dahil nga sa hindi niya pagkulikta ng kanyang per dimes, noong amin pong kinukwenta ay umaabot na po sa mahigit na 400,000 piso, kung kaya't mahigit po sa magiging gugol ng mansyon. At yan po ang naging talking point ng Gobernador sa Tesorero, na para sa kanya ay hindi ka maaaring maglihim na walang kwarta, sapagkat yang hindi ko nakulektang perang yan ay mahigit pa sa kinakailangang paripagpatayo ang People's Mansion. Masama doon, Papa. You're a politician yourself. Ang ibig mo kang sabihin ay nagaya ka lang sa akin. Ako ay politiko, at kaya ang anak ko'y kailangan pumasok sa politika. Hindi naman sa ganon, Siano. Ang ibig sabihin ng anak mo, eh, gusto niya maglingkod sa bayan na katulad mo. Makapaglingkod? Kanginaw, dito sa mga Batangas, ay may hindi nakikita ang anino ng Diyas niyan dito ay. Sino gumakakilala niya kung di tayong dalawa? Siya ay anak mo. Kaisa-isang anak mo. Hindi pa baga sapat yon para makilala siya? Ay hindi! Kung siya ay makikilala, yan ay dahil sarili yung talino at kakayahan. Hindi dahil siya ay anak ni Sanoy. Sa umpisa lang iyon, yung makilala siya bilang anak mo. Pagkatapos naman noon, sa pamamagitan ng kanyang pagsiservisyo sa tao, makikilala na siya at maaalala kung sino siya. Ay siya, tama na rin. Ay nakasutin mo ang galawan ng batang yan eh. Nagaya ka doon sa mga gremi mong tumatakbo sa Kongreso. Ay, mga anak mayaman iyon. Eh, ang partido daw ho ang sagot doon eh. Hindi kayong kadali iyon. Kailangan maglalabas din ang sarili mong kwarta. Eh, maaari naman natin gawa ng paraan yung kusakasakali eh. Mabenta ka na ng ari-arian na yung pamilya. Akala mo kayo hindi ako nagdadalang hiya kapag nagbibenta ka ng alaso lupa. Kapag ako'y nangangailangan ng kwarta. Abay, wala naman ako ko ang pakinabang yung pamilya at ang sarili kong pamilya sa pagkakaupo ko sa pwesto. Siano, para sa amin, sapat ng kabayaran ang paglilingkod mo sa bayan nang hindi nadudungisan ang ating karangalan at pangalan. Sa ganoon eh, para na rin kami nakapanilbihan sa aming kapwa. Ay siya, tama na yung politika-politika. Nasawa na ako walang kwarta. Baka pag ospital o pagpapalibig ko, iwala akong madukot sa aking bulsa. Kaya ikaw, Espedito, humanap ka ng trabaho na malaking kita. Nang sa gayon, kami ng mama mo ay may palimig mo pagdating ng aming oras. Bakit ba, Siano? Ikaw ba'y nangihinawa na sa panlilbihan mo sa tao? Oo. Kung yan ang gusto malaman, mahirap man aminin.
Minsan ay ganyan na nga. Lalo na kapag nakakita ko ng mga bagay-bagay na wari nagsasabing wala nang kinaantungan ang iyong paghihirap at pagsakripisyo. Marami pa rin sa atin naghihintay ng awa. O limos ng iba. O kaya ko na mabibigyan ng gobyerno sa kanila. Marami pa rin magaling santa at hindi sa gawa. Ang masigas na naliligo ng bote sa bayan na kapag nalungkot na may nakakalimutan lahat ang mga ako. Parami pa rin ang parami ang nabenta ng boto sa mga waldas na namimili. Maging ang taong akala mo'y kasama at kapanalig. Ang siyang sa iyong likuran ay tatarap na po niya pagdating ng araw. Bakit siya? Nangyari na ba sa iyo mga bagay na iyan? Sa akin hindi pa. Dahil hindi maaari ang loob laki sa nami. Ngayon ako'y malakas pa. Ngunit pagdating ng araw, kapag ikay may hinana. Ay, kaya ko pang alagaan at magtanggol ang aking sarili. Isa pantay na po ako. Alam mo, Tutoy, kahit ikaw ay nakapag-aral at nakapagtrabaho sa Amerika, pagdating sa politika dito sa ating bayan, ikaw ay isang uhoy na paslit at magtigil ka. Kailiit naman ang pananampalataya mo sa kakayahan ng sarili mong anak. Ang totoo niya, higit sana parati ng kalawag ko. Kung naturoan ko at nasubaybayan mismo ang bata niya. Kung ngayon pala, nagdadalang sa alaka sa mga bagay na di mo nagampanan. Ano ibig mo sabihin? Alam mo, lubha kang naging abala sa iyong mga gawain at tungkulin. Hindi mo na malaya. Lumaki na pala ang kaedad ang buktong mong anak. Lumaki ang anak mo na hindi mo nakikilala. Tinatanggap ko ang inyong behavior. Naturing ang akong panganay na anak ng aming pamilya. Subalit hindi ako tumayong uman ito na pumaraw si Tay. Nag-iisa lamang anak natin. Subalit halos ka, halos sa iyo lang. Kinapaya pagpalakit, pag-aabay sa kanya. Tama na isang politiko sa pamilya. Siyano, kailanman, hindi kita gustong sumata. Nabiglalaan ako. Patawarin mo ako. Ako ang patawarin. Wala kang pagkukulang sa akin. Sa amin at papa. Wala. Tapos ang pagtatalo, umalis ng bahay si Casanoy. Tumungo siya sa isang liblib na bares sa may tabing dagat, sa pook ni na ama. Ibig na ibig kong tanawin ang inyong pamamalakaya. Ala na nga akong panglarawan ng isang taal na pagtutulungan, pagkakaisa, at pagkakapatiran. Casanoy, ang nakalulumbay lang ang isipin ay wala na ngang ganiring gawain ng pamamalakaya. Baka darating ang araw na wala na ngang gumawa ng ganitong pamamalakaya. At ang mga tao rito'y unti-unti nang nililisan ang pamamahay nila dito. Saan ang dahilan?
marami-rami na rin ang taong lumisan dito at tumungo sa kung saan may mga dambuhalang basnigan na ang pangingisda ay istinuturing na hanap buhay at ang pagbibigayan ay isang mahigit at tunay na negosyo at ang pagkakapatiran ay nauuwi sa pagiging pagkanya-kanya. Natatakot ako, Kasanoy, na baka bukas makalawa maging ang mga isda sa dagat ay mauwing lahat sa dambuhalan ng dagat na kaming maliliit ay wala nang matitira sa pamamalakaya. Ang ibig mong sabihin ay dala ng progreso at ng makabagong kabesnan ang sumpang iyong nilalarawan. Ganun na nga po. Mali. Ang sumpang iyan, kung darating man, ay dala hindi ng makabagong panahon o kabesnan, kundi dahil sa kasakiman ng tao, nabubulag at magpapamanhid ng kanyang damdamin sa kapakanan ng kanyang kapwa. Ang kaunaran ng makabagong panahon, hindi ba't ganun din po yun? Ang nais mo gang sabihin ay mauwi na lang sa kawalan ng lahat ang ating pinangangalagaan at pinaniniwalang pagkakapatiran. Kasanoy, tapatin niyo ko. Hindi gaganyan ang inyong nakikita. Hindi ba't kayo willing-willy na tanungin kaming namamalakaya dahil nais niyong namnamin ang mga tanawing malapit ang mawala? Kung ang kinakatakot mo ay magkakatotoo, nais kong pigilin ang pagdating ng panahong iyan. O kaya ay hindi naabot ang buhay pa pagdating ng panahong iyon. Ay saklap naman kung mababawasan kami ng isa pang tagapagtanggol. Hindi. Ako'y naniniwalang may darating pa na maaaring sa inyo ay titingin at magtatanggol. Matanda na ako at humihina pa. At maaaring hindi na makatugon sa hinihiling ng bastong ito. Ang agimat, hindi kaya na ibinigay niyo sa Pangulo nang iyan ay hingin sa inyo? Iba ang binigay ko, isang kawangis lamang. At ang bastong ito ay hindi agimat, katulad ng paniniwala ng karamihan. Di bakit ka lagi-lagi niyong dala? Ito ay paalala lamang sa sarili ko na ako ay may atas na galing sa aking kapwa upang mamuno sa paraang wasto. Ano po bang paraang wasto? Maraming sangkap ang paraang wasto. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paggamit ng kapangyarihan, hindi para sa sarili ng kapakanan, kundi upang pangalagaan at paglaban ang karapatan ng kalitlitang nangangailangan. At ang karapatan yan ay mamuhay sa mundong ito nang maayos at matiwasay. Yun lang. Ore. Aanhin ko po ito. Iniabiling ko sa'yo. Para po kanino? Para sa nadarama mong isang taong may kababanang loob at katapatan. Siya nararapat tumanggap ng bastong yan para mamuno. Tumanggap ng atas para mamuno. At harinaway, huwag sana magtagal ang bastong yan sa pangangalaga mo. Ngunit kay laking maalas, kay tagal ding na natili kay ama ang basto ni Kasanoy. At habang ang mga biyaya ni na ama at ng kanyang mga kaanak at kasama ay padalang ng padalang, ang kanilang mga karapatan ay paunti ng paunti, hanggang sa maging ang karapatang mabuhay ay nagmistulang isang luho na kahirap inaigiit. Kaya't isang araw, thank you.
nakasanay noong 29 Marso 1976. Apat na taon makalipas ang kanya 6 na panunungkulan bilang gobernador ng Batangas at 2 taon makatapos na siyang iwan ng kanyang asawa. Inabot na si Sanoy ng paghina ng katawan sa panunungkulan. Siya ay nagretiro sa larangan ng politika na hindi natatalo. Sa 24 na taon siyang nanunungkulan, hindi siya nagpayaman. Komplikasyon sa puso at paghina ng katawan ang kanyang ikinamatay. Kung sa bagay, kahit pa nung nabubuhay siya, ang mga bagay na ito ay iminaksinan niya sa kanyang isipan. Pagpatawad po nyo, pero ano ba talaga ang totoong sadya nyo? Pareho ako'y dumayo para makiramay sa pagyao ng isang kaibigan. Maraming salamat kung gayon. Tapos na akong libing. Ano ba ang plano ninyong mag-ina pagkatapos nito? Babalik ko kami dun sa dati naming tinitiran sa may tabing dagat. Baka sakali na doon may natitira pa kami kabubuhay. Siya eh, kung ganun eh, bibisita ako sa inyo isang araw, ha? Bakit po? Dati nang gawain niya, bumibisita talaga ako sa Barabarangay. Upang mangalap ng boto? Hindi naman, para makatulong. Isa kayong politiko. At isang naglilingkod sa bayan. Makakatugon ba kayo sa hamon ng basto ni Casanoy? Ano yun? Sino lamang na sa aming makikiisa ang siyang makamamalakaya nitong pamana ni Sanoy.